Mapagpalang araw muli, narito na naman ang Batang Gapo News TV upang maghatid ng makabuluhang impormasyon at kaganapan sa loob at labas ng ating syudad na nakalap ng ating mga kasama sa loob ng isang linggo. Ako po si Abigail Gracia Legaspi at narito ang ating headlines. Paghukay sa ilog ng Barangay Santa Rita, inumpisahan na. Kauna-unahang Flores de Mayo, inorganisa ng public market. 60 Seconds with Santa Rita Barangay Captain Jerome Bakay. Sa ating OKKK, alamin ang kwento ng unsung hero of Olongapo. At para sa Police Gapo at your service po, panoorin natin ang mga safety tips para sa nalalapit na pasukan. Ang paghuhukay sa mga ilog ay isa sa prioridad ni Mayor Roland Paulino. At katunayan, inumpisahan na rin ang paghuhukay sa ilog ng Barangay Santa Rita. Saksi roon si kasamang Ray Toledo. Sinimulan na nitong linggo ang paghuhukay ng Santa Rita River na ipinangako ni Mayor Roland Paulino. Ayon kay Mayor Paulino, inuna umano ang mabayuan, kalaklan at ang area sa parola na naging ipunan ng tubig baha na siya namang umaapaw sa iba't ibang bahagi ng syudad. Matapos ang mga lugar na ito, ay inumpisahan na rin ng ilog sa Barangay Santa Rita na napabayaan at hindi na rin nahukay. Personal na inspection ni Mayor Paulino ang paghuhukay sa Santa Rita kagaya ng kanyang ginagawa sa lahat ng dredging project ng syudad. Maliwanag naman ang sinabi ni Mayor Paulino, hindi umano mawawala ang baha, ngunit gagawin niya ang kanyang makakaya upang mabawasan ito. Ray Toledo, nag-uulat para sa Batang Gapo News TV. Sa pagpasok ng buwan ng Mayo, sunod-sunod na Santa Cruzan ang ating nasaksihan sa lahat ng barangay. Ngunit hindi nagpahuli ang ating Isbahak-Bahak Public Market nang magsagawa din sila ng sarili nilang versyon ng Flores de Mayo. Pakinggan natin ang report ni Binibining Sheila Sambilyon. Hindi nagpatalo ang mga may-ari ng tindahan sa pamilihang bayan ng Olongapo City matapos sila ay magsagawa ng kauna-unahang Flores de Mayo. Ang naturang Flores de Mayo ay inorganisa ni Market Master Salvador Abayari. Layunin ng programang ito ang pagbuklod din ang mga vendors, stallholders, market officials at magkaroon ng interaction sa isa't isa. Hindi lang puro negosyo ang namamagitan sa kanila, kundi pati na rin ang programa na magbibigay kasiyahan sa kanyang nasasakupan. Unti-unti po tulong-tulong kami na inorganize yung mga ano, nangalap kami ng mga gustong mag-participate na maging Reyna Elena sa palengke. And ayun na nga po, sa pag-cooperate ng lahat, naging successful po yun last May 23 at nairaos po namin yung isang maganda at masayang Santa Cruzan 2014. 16 na nagagandahan stallholders ang sumali at naging Reyna Elena sa Santa Cruzan. Suot ang kanikanilang mga garbo at makulay na gown. Walang limitasyon kung ilan at kung sino ang gustong sumali, basta siya ay isang rehistradong market vendor. Nagtulong-tulong ang lahat, Kristiyano man o Muslim, kaya naging matagumpay ang Santa Cruzan. Bagay na gaganapin taon-taon. Para sa Batang Gapo News TV, Sheila Sambilyon, nag-uulat. Local Price Coordinating Council nagsagawa ng monitoring operation kamakailan at unang kapihan ng DTI sa taong 2014 ginanap. Para sa buong detalye, narito si Ms. Kathy Mancaurama. Surprise inspection ang ginawa ng Local Price Coordinating Council na pinamumunuan ng Olongapo City Mayor Roland Paulino katulong si Councilor Ellen Dabu sa New Cabalan. Ang isinagawang inspection ay upang malaman kung tama ba ang timbang, presyo at kalidad ng mga produkto na mabibili sa mga pamilihan ng Olongapo. So the Local Price Monitoring Council is doing this every now and then para naman po yung ating mga mamimili ay talagang makakapamili sila ng tamang presyo at tamang timbang sa ating mga palengke at gayon din naman sa mga malls and supermarkets. Kasama sa nag-inspeksyon ay representatives galing sa DILG, DTI, City Treasurer's Office, Business Permit at Licensing Office, City Health, City Agricultural Office, City Vet Office at mga representante ng palengke. Sana po tama sa timbang ang binibili namin dahil kasi po yun lahat ng perang binabayad namin ay sabi pinaghihirapan namin. Samantala,
samantala, kamakailan ay nagkaroon ng isang kapihan sa dairitsang DDI upang maipilaganap sa lahat ang mga proyekto nila para sa lungsod at impormasyon ukol sa mga tamang pag-iingat sa pagbili ng mga back-to-school items. Kapihan natin ngayon nakafocus sa discussion namin sa DDI ng mga suggested retail prices para sa ating mga school supplies. Lalong-lalo na, malapit na ang pasukan, namimili na ang mga mami, ang mga daddy ng mga gamit sa eskwelahan. So, through this kapihan, gusto nating ipaalam sa ating mga mamimili na meron pong mga suggested retail prices sa mga notebook, sa mga Crayola, at sa mga ginagamit pa nilang ibang mga school supplies. Alam nating lahat na ang ilan sa mga gamit sa eskwela ay may masamang content tulad ng lead. Kaya't ang lahat ay pinapayuhan na bilhin lamang ang mga safe brands sa pamamagitan ng gabay sa pamimili. Para sa Batang Gapo News TV, ito si Cathy Mancao Ramos. Kalampagang Battle of the Bands naging matagumpay. Narito si kasamang Ray Toledo para sa kanyang report. Naglaban-laban ang mga magagaling na banda mula sa Olongapo para sa unang kalampagan Battle of the Bands ngayong taon na inorganisa ng samahan ng musikero ng Olongapo na sinuportahan naman ni Mayor Roland Paulino. Tinanghal na champion ang Shoeless Band samantalang nasungkit naman ng Kev Band ang first runner-up. Ang naturang Battle of the Bands ay naglalayong bigyang pagkakataon ang mga bagong banda na ipakita ang kanilang husay sa pagtugtog ng iba't ibang kanta at maipakita sa syudad ang kanilang galing at talento. Ray Toledo, nag-uulat para sa Batang Gapo News TV. Bali, third term ko ng kapitan dito. Nagsimula ko 2007. Meron na asawa ko, taga ng Botas. Nagkakilala kami sa Saudi Arabia kasi 9 and a half years din ako Saudi. Misis ko 12 years naman. Tapos doon na rin kami nagkaanak. Meron akong isang anak na magsa-second year college na ngayon. Talaga nag-concentrate ako rito sa pagbabarangay captain kasi hindi pwedeng half-half lang ang time mo rito eh. Minsan nga nagpapahinga na, tinatawag pa. Mahirap na mahirap, kaya lang lalo sa laki ng Santa Rita, napakaraming problema. Kaya lang medyo masarap na pakiramdam pag may natulungan ka talaga eh. Si Mayor, okay ang aming relationship. Lahat ng proyekto na binibigay 100% yung suporta namin. At kung kaya namin, kumari, ayaw namin abalahin si Mayor na. Alam ko malaking problema ng ating syudad ngayon, katulad ni Mayor. Maraming salamat sa mga suportang ibinigay sa akin. Sana wag lang sa akin, kundi sa ating barangay, tuloy-tuloy pa natin sa remaining 2.5 years. At makakaasa kayo, lalo pa namin pag-iigihan. Good news para sa ating mga kababayan. Nag-uwi ng ginto, silver at bronze ang ating mga atleta na sumabak sa kompetisyon sa Philippine National Games. Pakinggan natin ang report mula sa kasama nating si David Bayaron. Matagumpay ang kampanya ng Batang Gapo athletes sa nakalipas na Philippine National Games na ginanap sa Metro Manila noong May 16 to 24. Bago pa umalis sa mga Batang Gapo athletes, ay mismong si Mayor Roland Paulino ang nagbigay sa kanila ng inspirasyon para sa kanika nilang mga laban sa iba't ibang event. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nabigyan ng suportang financial ang mga atleta na lumahok sa Philippine National Games. Matapos ang 6 na araw ng matinding kompetisyon, nag-uwi ng gold, silver at bronze sa iba't ibang event ang mga Batang Gapo athletes. Ang mga sumusunod ang nag-uwi ng medalya sa nakalipas na Philippine National Games. Yan ang balitang sports sa linggong ito. Ako si David Bayarong para sa Batang Gapo News TV. Nalalapit na naman ang pasukan. Tara at pakinggan natin ang mga safety tips at mga dapat gawin ng ating mga estudyante at magulang kasama ng ating mga kaibigang Pulis Gapo at Your Service po. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Police Inspector Vivian Reyes, SP01 Mary Ann Sadaba ng Public Information Office ng Olongapo City Police para sa programang Pulis Gapo at Your Service po. Kaugnay ng aming Patrol Plan 2030 o Transformation Program, layunin namin na palawakin ang kaalaman ng bawat mamamayan hinggil sa pag-iwas sa iba't ibang klase ng krimen, lalo na ngayong panahon ng balik-eskwela.
At para sa mga magulang at estudyante, narito po ang mga tips na dapat tandaan. Ang mga bata at estudyante ay hindi dapat magsuot ng mga mamahaling alahas o magdala ng maraming pera. Ang mga ito ay tumatawag ng pansin ng mga kriminal. Kapag inabot ng gabi sa daan, huwag maglakad sa lugar na madidilim at hindi naiilawan. Hanggat maaari, huwag maglakad ng nag-iisa. Huwag basta tumanggap ng anumang pagmamagandang loob mula sa mga taong hindi mo kilala, lalo na kung kayo ay pinasasakay sa kanilang sasakyan. Kapag may dalang sasakyan, siguraduhin nakalakang mga pinto at bintana upang makaiwas sa salisigang. Bago sumakay sa pampasaherong taxi o jeepney, mangyaring isulat o isaulo ang body number at plate number nito at i-text o itawag sa mga magulang o kasambahay. Ingatan ang inyong wallet at anumang mahahalagang gamit. Huwag ilabas sa bintana ng sasakyan ang inyong mga kamay, lalo na kung may suot na alahas. Maliban sa ito ay delikado, ito ang hinihintay ng mga snatchers. Kung may nangyayaring hold-up sa loob ng sasakyan, huwag manlaban upang di mapahamak. Huwag ding subukang tumalon. Ang mga magulang ay dapat laging makipag-ugnayan sa mga teacher o guardian ng eskwelahan. Dapat ipaalam sa kanila kung sino ang tagasundo ng inyong mga anak. Kung ang estudyante ay hindi sumasakay sa school bus, mas mabuting kumuha ng suki mong nagmamaneho sa paghatid sundo sa eskwelahan ng inyong mga anak. Palaging ipagbigay alam sa magulang kung may ibang pupuntahan maliban sa eskwela at kung sino-sino ang inyong mga kasama. Payuhan ang mga anak na manatili sa loob ng eskwelahan kung wala pa ang kanilang sundo. Payuhan din po ang mga anak na laging maging alerto. Sumigaw at humingi ng tulong kapag nasa panganib. Naglalagay po tayo ng kapulisan, lalong-lalo sa umaga o sa hapon, yung pagpasok at pag nalabasan na ng klase. Hindi lang visibility, actually presence po ang ano natin ngayon dyan. Dapat sa araw ng klase, meron tayong mga tauhan, mga pulis na nakadeploy malapit sa mga eskwelahan. Kasama na rin po yung pagpapatrolya sa ating mga kalsada. Tandaan, ang usaping kaligtasan ay usapin ng bawat mamamayan. Kung kaya't ang kaayusan at katiwasayan ng Olongapo ay nasa pakikipagtulungan ng bawat batang gapo. Alamin ang mga paraan upang makaiwas sa anumang kapahamakan. Huwag maging biktima. Muli sa aming layunin na makapagbigay ng serbisyo makatotohanan, ito po ang Pulis Gapo at your service po! Istorya ng paggawa ng tama at pagtulong sa kapwa ang hatid ni DJ Nicole Jose sa Olongapenyong may kwentong kakaiba at kahanga-hanga. Tinig siya ng kababaihan at ng kabataan. Isang ina, isang asawa, isang guro, isang manggagawa. Simbolo ng paglilingkod na walang halong pag-iimbot. Narito po ngayon ang kwento ng isa sa 10 Unsung Women Heroes of 2014 awardee ng Seroptimist International of the Philippines Region. Siguro by that time na ma-reach ko yung retirement ko, magtatayo ako ng isang foundation. Catering to kids na hindi nila kaya mag-aral. Bumubukal sa puso ang paggawa ng mabuti sa kapwa. Ano man ang taglay natin, malaki o maliit ay maaaring ibahagi sa iba. Ito ang kanyang pinatunayan at pinatutunayan. Unsung Women Heroes caters to women who does community projects in the community that doesn't need any fanfare. At first, I thought wala lang yun eh. Early January 2014, when I met Attorney Ortiz. Kasi ang sabi naman niya sa akin, Ma'am, hindi naman ibig sabihin na isasubmit namin yung pangalan mo, ay mananalo ka na. Kasi sabi niya, ang pipiliin lang daw po ng Seroptimist International Philippines ay 10 lang sa buong Pilipinas, sabi niya. And the rest is history. Nakalusot. Siya si Elsie Muñoz Cabral o Mami C, 58 taong gulang mula sa barangay Gordon Heights. Ipinanganak taong 1956 araw ng mga puso. I am a teacher by profession. I finished Bachelor of Science in Education
and my masteral education in Columban College. At ang kasalukuyang officer in charge of the Women and Children's Protection Desk, Law Enforcement Department ng Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA. I am the officer in charge of the Women and Children's Desk. Investigate cases on the rights of women, basically yung under Republic Act 9262, which is violence against women and their children. Kinilala maging ng Senado sa proyekto niyang May Rolling Paaralan na sinimulan niya magtatatlong taon na ang nakararaan. Katulong ang mga kaibigan at iba pang kakilala ay regular na umaalalay sa mga kabataan, pumapasok man o hindi sa mga paaralan. Hatid ay gabay mula sa pagsusulat, pagbabasa. Idagdag pa ang kagandahang asal, pakikitungo sa iba at ilang gamit sa eskwela. As the word itself, no, may rolling, umiikot yan eh. Tayo po ay umiikot din, kaya lang ngayon, dahil nga sa ito lang ang kaya ng lola, ayan, umiikot muna ako sa Gordon Heights kasi taga-roon ako. Mahirap naman yung abutin ko yung ibang lugar nang hindi ko pa. Sabi nga, di ba, you start with your family first, start with the community. And afterwards, kung medyo okay na, saka ka na pumunta sa iba pang mga barangay. Pagtuturo ay nasa puso niya, ang pagsusulat ng mga tula. So we started with the little thing na walang nakakaalam eh, kami-kami lang. Kasi nga, sa bundok kami nagpupunta. Medyo nung may mga education students ako, in-invite ko sila. Sabi ko, instead of sa plain classroom sila magturo, why not outside? Para nasa ganun, ma-practice sila. And from then on, kung sino man makahari kong mga estudyante ko, nagro-roll kami. Kaya nga, may rolling paaralan. Hangad niyang ipagpatuloy ang advokasiyang sinimulan niya, ang magsilbing inspirasyon sa iba na gawin ang mga bagay na huhubog sa kinabukasan ng mga kabataang sadyang mahal sa kanya. I would encourage yung mga meron namang ibibigay sa community natin, come out in the open and help this. Kasi kung tayo nandito, meron pang mas nangangailangan sa atin. Totoo na iisa lang ang ating buhay. Minsan lang tayong mabubuhay. Anuman ang mabuting magagawa natin ngayon ay gawin na. Huwag nang ipagpabukas pa. Ito po ang Olongga Penyong, may kwentong kakaiba at kahanga-hanga ng Batang Gapon News TV. Ako po si Kathleen DJ Nicole Jose. Para sa ating ulat pang kabuhayan, narito muli ang napaka-energetic na si Michelle Mordell. Friend, paano mo ba ginagugol ang oras mo? Nasa bahay ka lang ba at nanonood ng TV? Pagkain-kain lang sa tabi? Walang sawang tinitignan na sarili sa salamin? O baka naman nakaupo ka lang maghapon? Well, kung ako sa'yo, tumayo ka na dyan sa kinaupuan mo at maghanap ka na ng trabaho. Sadyain lamang natin ang bahay pamahalaan para sa isang pagbabago. Who knows? With the help of SBMA Labor Center at Public Employment Service Office, this might be your chance to get a job or to start and operate your own business. Narito ang listahan ng available jobs for you. Mas lalong nagpakita pa ng suporta ang pamahalaan natin dahil sa mga free livelihood trainings mula naman sa ating Livelihood and Cooperative Development Office na nasa second floor ng City Hall. Kaya naman, ihanda na ang inyong mga sarili dahil ito na ang training schedule para sa linggong ito. O ha? Baka naman maging statwa ka lang dyan, mahipan ng hangin nang di mo mamalayan na pag-iwanan ka na pala ng panahon. Huwag nang hintayin ang Pasko, mga friends, sumaksyon na't maghanap na lang trabaho. Michelle Mortel po at ito ang Ulat Pangkabuhayan. At nasaksihan ninyo ang mga pangunahing balita na nakalap ng ating mga kasama sa loob ng isang linggo. Para po sa mga mahilig makinig ng radyo, tumutok po kayo sa Batang Gapon News Radio, Usapang Bayan at Mayor's Report, tuwing Biyernes dahong alas 8 hanggang alas 11 ng umaga sa DWHL Apo Radio 756. Make Batang Gapon News TV a habit. Para sa iba pang kaganapan, maaari niyo po kaming sundan sa Facebook/Olongapo Public Affairs. Muli, ako po si Abigail Grash Legaspi, ang inyong tagapagbalita. Mabuhay, Olongapo!